Happy Thursday and happy leap day po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Sa ngayon po ay humihina ang Northeast Monsoon or Amiha na kung kahapon po ay Luzon and Visayas ang apektado, malaking bahagi na lamang po ng Luzon ang apektado ngayong araw at maring over the weekend, mas kakaunti na lamang na lugar dito sa may Northern and Central Luzon ang maaapektuhan. Samantala po, base sa ating latest satellite animation, meron pa rin tayong mga pag-ulan sa bahagi po ng Mindanao dulot ng trough or extension ng LPA na nasa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. At base sa ating analysis ay mababa pa rin po ang tsansa na may mabuong bagyo na papasok ng ating Area of Responsibility hanggang sa mga unang araw ng Marso. Ngayong araw po, dahil sa amihan, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan dito po sa may Cagayan Valley, so mababawasan yung mga kaulapan at mga pag-ulan doon. Tanging dito lamang po sa may probinsya ng Aurora magkakaroon ng cloudy skies with some light rains due to amihan. At ang natitirang bahagi ng Luzon, halos katulad pa rin po na weather conditions as yesterday. Madalas magiging maaraw, hindi na kananamigan dahil humihina na po yung ating amihan at aasahan pa rin sa tanghali yung medyo mainit at malinsangan na panahon. May mga lugar pa rin na hindi uulanin at mababa po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa Metro Manila, temperature is between 22 to 32 degrees Celsius, habang sa bagyo naman po malamig pa rin, nasa 13 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa may Eastern Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa rin ang iiral, dulot na lamang yan ang easterlies, habang dito sa may Central Visayas and Western Visayas as well as Palawan, generally magiging maaraw naman po no, sa umaga hanggang sa tanghali, kasabay niya ng mainit na panahon at mababa rin po ang tsansa ng ulan lalo na dito sa may Panay Island at sa may Palawan. Temperature natin dito sa Metro Cebu is between 25 to 30 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, uulanin pa rin po ang bahagi ng Davao Region. Kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil po dun sa trough ng LPA. Kahit mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao is partly cloudy to cloudy skies. Pero pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi na po yan, mostly cloudy skies na po. Lalo na sa may Caraga Region, Northern Mindanao and Soxarjen. At may chance rin po ng mga pag-uulan na light to moderate rains. Temperature naman natin sa Metro Davao, 24 to 29 degrees Celsius, habang mainit pa rin po sa may Zamboanga City, Gensan, and Cotabato na hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po, magiging maalon pa rin ang karagatan dito sa may eastern and northern seaboards of our country, hanggang 2.8 meters po ito. Bahagyang epekto rin po ng northeast monsoon na tinaasahan po by tomorrow, at sa Saturday, mas magiging maalon pa sa malaking baybayin po ng northern Luzon, maaaring mga 3 kalahating metro ang taas ng alon po yan dulo sa panibagong bugso po ng Northeast Monsoon na hindi naman naaabot muli dito sa malaking bahagi ng Luzon. For the rest of our country, banayad ang katamtaman ng taas ng mga pag-alon, lalo na dito sa may parting West Philippine Sea and Sulusi. Sa malaking bahagi ng Luzon, sa susunod na 3 araw, meron tayong amihan pa rin pero hindi na po ito ganun kalakas, no? Maring umabot na lamang sa may Northern Luzon at makakaapekto doon ang bahagyang pagbaba ng temperatura at may hinang ulan lalo na sa may Cagayan Valley and sa Aurora. So kung dito sa Metro Manila halos magkakatulad pa rin na weather conditions naman, partly cloudy to cloudy skies, yun nga lang po mababa ang tsansa ng ulan which is mas kailangan natin ng tubig sa ngayon. No? So magtipid po ng tubig, samantala dito sa may Baguio City mananatiling malamig pa rin between 14 to 15 degrees Celsius for the next 3 days at may tsansa lamang ng may hinang ulan. Sa Bicol Region, kabilang na Legazpi City, maaraw sa marami pagkakataon lalo na po sa Sabado at sa Linggo at kung may mga pag-ulan man, mga saglit at mga localized thunderstorms lamang. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, iiral pa rin ang easterlies o yung mainit na hangin galing Pacific Ocean. So asahan po yung mainit at medyo maalinsangan na panahon lalo na po sa may Metro Cebu sa ating mga syudad sa mga urbanized areas. Bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan sa may eastern portions habang magiging maaliwalas ang panahon sa may central and western portions of Visayas na may chance lamang ng mga isolated rain showers. At likewise, dito po sa ating makababayan po sa may Metro Davao, medyo maulap at mayroong mga kalat-kalat na ulan by tomorrow. Pero ang natitirang bahagi ng Mindanao for the next 3 days is halos katulad sa Visayas, na bahagyang maulap at madalas maaraw sa umaga hanggang sa tanghali. May kainitan lalo na po sa mga urbanized areas such as Zamboanga City, dito sa may CDO, Butuan, Cotabato City, and Gensan. At may chance rin po ng mga localized thunderstorms or mga saglit na pag-ulan or pagkit at pagkulog, lalo na po sa hapon at gabi. Sunrise natin ay 6:13 in the morning at sunset ay 6:04 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sana mga panahon, PAGASA ang magandang solusyon.